Alright, shout out po mga kababayan po natin. Muli, nagbabalik po tayo para sa ating panibagong reaction video. At ayon sa kampo ni Mayor John Sagon katunggali ni Ping Remolia sa pagka-congressman sa gaganaping special election bukas, ayan, February 25 dito sa pangpitong distrito ng Cavite, mga kababayan po natin, ay vote buying umano itong ginawa ni Ping Remolia nang ginamit niya itong Dolly Tupad. Itong Dolly Tupad, mga kababayan po natin, ito yung pagbibigay ng ayuda sa mga kababayan po natin na hirap, mga kababayan po natin, na ito umano ay ginamit para disadvantage umano ito, mga kababayan po natin, para makakuha ng suporta at ipapakita sa taong bayan umano na sila ay dapat iboto, mga kababayan po natin. At nilabag umano ng kampo ni John Sagon ang batas. At ito umano ay pinagbabawal ng COMELEC. At ang COMELEC mismo nagsasabi, mga kababayan po natin, na wini-welcome po nila yung reklamong ito at magkaroon umano ng debate kaugnay sa mga isyong ito. At ganun pa man, mga kababayan po natin, ay hindi na umano ito mahabol sa ngayon dahil magsimula na nga ang eleksyon ngayong February 25. So after ng eleksyon na umano, itong issue na ito ay mapag-usapan at ma-discuss umano at lalabas yung resulta. Pero kung pipigilan ang pagtakbo ni Ping Remolia umano, mga kababayan po natin, ay imposible na. Buying o paglambag sa Article 12, Section 261 ng Omnibus Election Code. So maganda na rin may mga ganyang kaso o complaints para mismo ma-ventilate o at magkaroon ng proper forum naman yung mga ganyang klaseng akusasyon. So yun nga, mga kababayan, ano, we welcome nga ni COMELEC Chairman Erwin Garcia yung mga ganitong complaint, ano, para umano magkaroon ng investigasyon at magkaroon ng debate kaugnay sa isyong ito. Kasi kung tutuusin, ha, mga kababayan po natin, parang may karapatan pa kasi siya na mag-distribute nitong Dolly Tupad kasi nasa position pa siya at bilang board member, kasi hindi pa naman siya natanggal sa pagka board member, mga kababayan po natin. Ibig sabihin, board member pa rin siya dito sa pangpitong distrito ng Cavite. So yun ba, tama pa tayo diyan, mga kababayan po natin? Kung nagkamali tayo, edi correct niyo na lang. Pero yan kasing pagkakaalam ko, kasi kaya siguro ginamit niya ito para advantage, mga kababayan po natin, para sa kanya. Kasi bilang tumatakbo, napakalaking tulong ito. Kung yung taong bayan, nakikita ka na nagbigay ka ng ayuda, nagbigay ka ng tupad, lalo na sa ordinaryong mamamayan, abay, di ba? Wala na silang ibang ibubuto pa, kundi kung sino yung nagbigay sa kanila ng ayuda. Kaya nga naman na inalmahan ito ng kampo ni John Sagol, na alam po natin ito yung pinakamatinding katunggali ni Ping Remolia. At ngayon, mga kababayan po natin, bilang DOJ Secretary, hindi kaya ito, mga kababayan, tanong lang po natin, hindi kaya ma-impluensyahan ni Secretary Remolia pati ang COMELEC dito sa final na disqualification laban sa kanyang anak? Tanong lang, posible ba, mga kababayan po natin? June, wala pang pahayag ang kampo ni Remolia hinggil dito at sa reklamong ito. At dahil nga sa Sabado na ang special election sa Cavite, mas malamang pagkatapos na ng halalan mareresolba ng COMELEC itong disqualification case na ito. Yung mga kababayan po natin, after election na talaga, kasi wala nang time. For number one, violation of Article 12, Section 261, paragraph A, B, and D, this is the Omnibus Election Code. It's basically performance of political acts. This is the example of which is vote buying and vote stealing. So yung mga kababayan, ha, at vote buying umano itong ginawa. So makoconsider umano na vote buying itong ginawa ni Ping Remolia na pamimigay ng tupad
dito sa pangpitong distrito ng Cavite, mga kababayan po natin. Thank you. Actually, itong laban na ito sa Cavite, mga kababayan po natin, talagang matinding laban ito para kay John Sagon, na siya namang sinusuportahan ni General Bantag, mga kababayan po natin. So alam po natin na yung Remolia, pag Remolia yung pag-uusapan sa Cavite, diyan mga kababayan po natin, napakalakas. Ano? Parang Remolia, Rebellia, mga Rebellia at Remolia, sila yung malalakas diyan sa Cavite, mga kababayan po natin. Na talaga nga namang parang sila na rin, baluarte na baga, mga kababayan po natin. Na itong kahit dati pang mayor, itong si John Sagon ay sinasabi natin medyo mabigat itong kalaban niya. At pag-uusapan natin, mga kababayan po natin, ang resources. Pag resources, ibig sabihin na kayamanan, mga kababayan po natin, mas malaki kasi ang resources nitong mga kababayan natin. Nitong mga Remolia kumpara dito kay John Sagon. So alam po natin, pag election, pira-pira ang labanan dyan, mga kababayan po natin. Dahil ito ay isang eksklusibong eleksyon, talagang matutukan sila ng kumilik, mga kababayan po natin, lalo ng pinail nilang disqualification laban dito kay Ping Remolia. So dito sa pinail nitong kampo ni John Sagon, dapat siguro, mga kababayan po natin, imanaig naman ang batas. Hindi sana magaya dito sa nangyari sa unang anak ni Remolia na si Day Junior, mga kababayan po natin, na napakabilis ang desisyon at pabor dito sa anak ni Secretary Remolia, mga kababayan po natin. So dito sana ay hindi na maimpluwensyahan ni Secretary Remolia itong si Comelec Chairman George Erwin Garcia, mga kababayan po natin, at maging patas naman ang desisyon. Mapapabor sa kanila o talagang kontra, patas sana, mga kababayan po natin. Silang po natin talaga na nakapuesto na itong mga Remolia. Kaya mabigat itong kalaban. Kahit ka General Bantag, aminin natin, mga kababayan po natin, mabigat itong kalaban ni General Bantag, Secretary Remolia. Kaya talagang kailangan ang suporta ng taong bayan. So dito nagpapasalamat din mga kababayan natin, si John Sagon. Dahil talaga ang naghimok sa kanya na mag-complain ay ang ordinaryong tao na siya namang mga nagsusuporta sa kanya. So, yun ang papasalamatan natin. Kasi ngayon ang social media, napakabilis makakats ng mga news update na konti pagkakamali mo lang, boom, lalo na sa mga politiko. So yun po yung ating update. Good luck sa iyo, John Sagon, sa gaganaping election. Bukas na yan, February 25. Good luck. Good luck din sa iyong mga katunggali pa dyan, mga kababayan po natin. Maraming salamat muli. Paalam.